Magandang araw sa inyo, mga kahagod. For today's vlog, samahan niyo po ako. Tuturuan ko po kayo ng step-by-step screen printing process. Tara, samahan niyo po ako. So ayun guys, the next step is screen preparation. So gagamit tayo ng manual precise stretcher. At syempre kailangan din natin ng screen or mesh. Sa ngayon, gagamit tayo ng aluminum frame. And also, frame adhesive. Importante, meron din tayong tension meter. Okay, so importante, meron tayong malaking tulong ang ating precise manual stretcher para ma-stretch natin ng maayos yung ating screen. Kasi the more na ma-stretch mo ang screen, the more na makakapagpaganda ka ng iyong print output. So maraming factor or malaking tulong ng properly stretch ang iyong screen during production. Or hindi lang sa production, no? In every screen printing process, nag-uumpisa or isa sa mga dahilan kung bakit nakakapagbigay ka ng magandang print output is because the screen is properly stretched. So ayun, sa tingin ko, okay na, tuyo na yung ating frame adhesive. So kakalasin na natin. So lalagyan natin ng masking tape para maprotektahan natin yung gilid, yung dikit ng ating frame adhesive or ng ating screen sa ating mga frame. So kahit na mabasa, okay lang. May dagdag protection. So after natin mag-stretch ng screen, photoemulsion application naman tayo. So mga dapat natin tandaan bago tayo maglagay ng photoemulsion, unang-una, kailangan malinis ang ating screen. Free from dust, oil, or kung ano man na makakapekto sa ating photoemulsion. Una, lilinisan natin siya ng dishwashing liquid or mineral spirit. So after nun, tutuyuin natin and then mag-a-apply na tayo ng photoemulsion. Okay, so gamit ang ating scoop coater, hair blower, at syempre, importante po, nagagamit tayo ng yellow bulb or ng safe bulb. Kasi po, ang ating photoemulsion ay sensitive sa any source of light. Mabibili po ito na may sachet, and then yung ating paste or yung ating photoemulsion, i-dissolve lang natin siya sa 3 spoon of water or warm water. Once na inihalo po natin ang ating diazo or ang ating sensitizer sa ating photoemulsion, sensitive na po siya sa any source of light. Hindi na siya pwedeng ma-expose sa any source of light. So makikita nyo po,
ang lalagyan natin ikulay itim para ma-prevent niya yung mga light na papasok. Dahilan para maka-apekto sa ating photoemulsion. So, ingatan natin na ma-expose ito sa any source of light. So, kung kayo po ay mag-a-apply ng photoemulsion sa ating screen, kailangang nasa dark room po kayo. Pero syempre, pag nasa dark room, mahirap gumalaw kung hindi natin nakikita yung ating ginagawa. Kaya nga po kailangan natin ng safe light, yung ating yellow bulb light, na kung saan kahit ma-expose ito ang ating photoemulsion ng matagal sa yellow bulb na ito, hindi po siya makakapekto. So patayin na natin yung ating ilaw at sisindihan na natin yung ating safe light. Maglagay lang tayo ng sapat na dami ng photoemulsion sa ating scoop coater. Ang purpose ng ating photoemulsion ay para ma-block ang butas ng ating mesh or ng ating screen. So kailangan lalagyan natin yung both side, outside and yung printable side. After ng application, gamit ang ating hair blower, patutuyuin lang natin siya. So after natin mag-apply ng photoemulsion at napatuyo na natin, so ang ating screen ay ready for exposure na. Okay? So ito po yung tinatawag na photographic process. Gamit po ang ating exposure box. So una, ilalagay natin yung design sa ibabaw ng ating screen. And then, ipapatong natin yung design. Lagyan lang natin ng black na tela. And then, lalagyan lang natin siya ng pabigat pa. Okay? Para makasigurado tayo na lapat na lapat talaga. Okay? And then, sa exposure box na to, mag-i-expose tayo ng 4 minutes. Tapos na ang 4 minutes, papatayin na natin. After ng exposure natin, iwa-wash out na natin yung design. Tara! So after natin siya ma-wash out ang design, tutuyuin natin siya gamit ang blower. So importante malagyan natin ang tape para yung mga butas ay pag nagtatatak tayo, hindi tatagos sa ating mga fabric or sa ating tinatatakan. So, ibablock ng ating scotch tape or ng packaging tape yung mga ink
na posibleng tumago sa ating mga damit. Isa ngayon, mag-actual printing na tayo. Na-ready na natin yung ating screen. So, isa-set up natin. Ang gamit natin ngayon is yung ating 4 colors, 1 station rotary press. Okay? So, isa-set up lang natin. So, importante, nasa gitna yung ating design. So, advantage ng naka-rotary, naka-fix yung ating screen. Okay? Okay, sa printing, kailangan natin syempre ng squeegee, ink, tela or t-shirt. Syempre, kailangan natin pampabilis ng production, heat gun or blower. Gagawin natin, mag-three coats tayo for quality printing. So, print, dry, gamit ang heat gun. And then, for second coating, print ulit. And then, dry, print, dry. The most important process of screen printing ay ang curing. So, importante, mapa-water-based ink man yan or mapa-plastisol, i-cure natin. Importante ang curing sa bawat print natin kasi ito po ang nagpapatibay sa bawat printing process natin. Without curing, possible after malabhan ng damit, pwedeng ma-wash out ang design, mag-fade out ang design, at magbitak-bitak. So, para maiwasan, ugaliin po natin mag-proper curing. Para po sa mga karagdagang katanungan at kaalaman, pumunta lamang po kayo sa www.uniprint.ph or mag-direct message lamang po kayo sa aming Facebook page or tumawag sa mga numerong makikita nyo sa baba. At muli po, ako po ang inyong kahagod, Kuya Ude. At lahat pong yan ay hatid sa inyo ni Uniprint, a printing business for everyone.